sumasa sa'yo. Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat. Ikaw ang Diyos na wala katulad. Praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of Hillock Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Sa ating lahat, welcome to our Monday night Saksak Sinagog program. At maraming salamat sa pag-tune in kaagad. Hallelujah. Tama natin ngayong gabi, mga kapatid, Sister Fanny Maswich Umawin. Good evening, Sister Fanny. Sister Rina Limbaros, Sister Tintin Borbor, Sincha Palataw, Sister Dar Liberty, thank you for sharing. Sister Cora Briones, Sister Lisa Tudinio. At may minsahe siya dito. Good evening, my beloved UPC Dupax Church. Good evening sa kay Brother Jeremy Nagunoy, Jim Torrente, James Rock. Kasama natin si James, mga kapatid. Sister Lourdes Tabana, magandang gabi. Francisca Palito, Mylene Membreri, Queen Jan Marquez, magandang gabi dyan. Yulin Castriunes, praise God, magandang gabi. Praise God, Sister GB Bato Ampo. Nako, maraming salamat Sister GB sa iyong patuloy na pag-support sa ating channel ngayong gabi. Praise God. Kasama din natin Sister Bing Tulido dyan sa Macau. Arluta Contilio, Sister Arlene Valentin, maraming salamat sa inyong prutas papon. Praise God, thank you, thank you. Praise God. Kasama din natin ngayon Sister Madel Shapno, Sister Mary Rose Mondito ng Thursday Group. Magandang gabi. Praise God. Kasama din natin Sister Ria G. Pension. Magandang gabi Sister Ria. May gabi Ria. Atin pong i-grade ang ating mga kapwa magagawa dyan sa Visayas at Mindanao. Praise the Lord. Let us greet our friends in Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga taga Mindanao, taga Visayas,
Sabi ni City of Love na imbag rapti. Pastor, praise God. Kasama natin ngayong gabi ang ating church secretary, Sister Marisa Lumbaka, may gabi sa tanan. Praise God. Meron po tayong napakagandang lesson po ngayong gabi, mga kapatid, na ating pag-aralan. Praise God. Good evening to Sister Tintin Borbor. Praise God. Sister Bien Ang, maraming salamat, maraming salamat. Hallelujah sa inyong mga blessing at pag-support sa ating channel. Diyan sa Lantau Island, kasama din natin Sister Jen Alonso. Praise God. Atin pong sabay-sabay na i-share, mga kapatid. Masantos siya, Tabi Pastor. Praise God. Juan, Iraq, ay Iraq. Praise God. Hindi ito, mga kapatid. Kasama din natin, mga kapatid, ang ating kaibigan at kapatid sa Madrid, Spain. Si Balin Mundala. Magandang hapon dyan sa Madrid, Spain. Sayang, hindi ako marunong mag-Spanish, mga kapatid. Kasama din natin ngayong gabi si Brother Marvin Mamait. Belated happy birthday, Brother Marvin. Praise God. Hindi ko natikman yung handa niyo doon sa Tamar noong Sunday. Praise God. Kasama din natin ngayong gabi Sister Yumilisa Norca. Sister Zillian. Magandang gabi, Sister Zillian. Magandang gabi din kay Sister Eugene Rapas, ang ating energetic coordinator ng Macau, mga kapatid. Kasama din natin ngayong gabi, Sister Jean Sunika Pascua. Praise God. Hallelujah. Kasama din natin ngayong gabi, si Sister Banji Tahulugan. Hallelujah. Kasama natin ngayong gabi, si Brother Jude Gambino. Praise God. Hallelujah. Good evening, Brother Jude. Brother James Rock. Praise God. Sabi ni Sister Marisa Lumbaka, iksa muna kayo bago ang book niyo sa Turnpike. Okay? At yung mga estudyante po natin sa Bible School ay magbayad na po, mga kapatid. At mag-rappel na po tayo, mga kapatid, sa ating Bible School sa Turnpike. Praise God. Kung sino ang ating mabigyan ng sponsorship, apat na estudyante mula sa top 11 hanggang top 20. So, mula sa top 11 hanggang top 20, ay i-raffle po natin apat na estudyante. Praise God, worth 2,000 Hong Kong dollars, mga kapatid. Praise God, sana makaabot ng 2,000, mga kapatid, ang ating Super Chats membership at ng nag-aabot, mga kapatid, para ibigay ito lahat sa ating apat na estudyante na pwede nating na-sponsoran. Praise God. Mula sa top 11 ang top 20. Praise God. At meron pa po tayong dalawang minuto, mga kapatid. Praise God. Atin pong i-greet. Hallelujah. Kasama natin ngayong gabi, Sister, si Brother Radmar Castillo, si Brother Riglen Alim. Maayong gabi iriha ni mo, Brad. Hallelujah. O, i-share yan sa Jinsan ng ating link ngayong gabi. Praise God. Alam ko, mga kapatid, kumakain pa yung iba. Ang iba, mga kapatid, ay nagluluto pa. Praise God. At maraming maraming salamat sa mga nag-join po sa ating channel. Ulitin ko po, maraming maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, mga kapatid, ay nabubuhay yung channel natin, mga kapatid. Praise God, merong sa Google AdSense. Meron na tayong record talaga na strong record sa Google AdSense dahil sa inyong pag-join, mga kapatid, sa ating channel. At yung iba, mga kapatid, ay nagkina-cancel nila. Walang problema naman, mga kapatid. Basta balikan nyo lang, mga kapatid, para makatulong tayo. Praise God sa ating goal, mga kapatid, na makapag-sponsor tayo uli ng apat na mga estudyante. Praise God.
Hallelujah. At hindi lang estudyante ng Bible School, mga kapatid. Praise God. At meron pa pong mga ang sobra niyan, mga kapatid, ay pwede nating itulong sa mga building materials. Praise God. At by the month, mga kapatid, ng May hanggang June to July. Praise God. Month ng May, June, and July, meron tayong napakalaking project na church, mga kapatid. Praise God na pwede nating matulungan ng kanilang bubong. Praise God. Ang kanilang estimate, mga kapatid, ay nasa 300,000 pesos, mga kapatid. Praise God. Pero tayo isa sa mga makatulong, praise God, sa kanila para ma-realize, mga kapatid, ang napakalaking project na ito. Praise God. Kasama po natin ngayong gabi, Sister Jessica Rodero, Sister Raquel Mendoza. Praise God. Kung sino sa inyo nakakilala kay Sister Tess. Kalimutan ko yung apelido ni Sister Marites. Ano apelido ni Sister Marites, Sister Ping? Sastre. Praise God. Si Sister Marites Sastre na umuwi na sa Pilipinas, mga kapatid, nagpastor na po siya. Praise God. Nagpastor siya doon na sa Pilipinas, mga kapatid. At pambihira talaga, mga kapatid, talagang ginagamit siya ng Panginoon. Grabe yung guts niya ba sa ministry. Praise God. Diyan sa Leyte. At nagpatayo siya ng simbahan, mga kapatid, by faith. Praise God. At nagkaroon na sila ng lote. Praise God. Ngayon ay parang kung sa Bisaya pa manamaraig ba o tabang. Praise God. Sabi ko, pag-pray mo sa Panginoon, dahil ang kanilang bubong din, mga kapatid, ay aabot ng 35,000 pesos. Sinasabi ko ito sa inyo, mga kapatid, baka kayo po ay ipuin ng Panginoon, mag-invest sa gawain ng Panginoon. Praise God. Basta, ang ano lang doon, unahin nyo lang, mga kapatid, yung inyong responsibilidad sa New Life Fellowship. Yun ang key po doon. Huwag nating pabayaan, mga kapatid, ang New Life Fellowship kahit wala tayong gathering nandun, mga kapatid, ang faithfulness po natin sa pagbibigay, ang ating faith promise, ang ating offering, at doon tayo pagpapalaid ng Panginoon. Praise God. So, lalo na kung sino sa inyo ang taga-Leyte na nakikinig sa akin ngayon, mga kapatid, lapitan nyo si Sister Marisa, mga kapatid. Praise God. Sister Marisa. Praise God. At hindi pa matapos ang taon na ito, kita natin yung magandang simbahan, mga kapatid, doon kay Sister Tess Sastre, Marites Sastre. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, at diretso na po tayo, mga kapatid, sa ating lesson ngayon. Praise God. At run to your refuge. Ito po ay part 1, mga kapatid. Dalawa po itong part ito, mga kapatid, part 1 at saka part 2. Ang lesson na ito, mga kapatid, ay sinulat ito ni Sis Pastor Irene Chavez. Praise God. Siya po ang editor-in-chief, mga kapatid, ng ating Pentecostal Herald ng UPCPI. Praise God. Sa kanyang Rima column, mga kapatid, sa magazine na ito, nakita ko, mga kapatid, na isa ito sa mga pinakamagandang mensahe. Praise God. Hallelujah. Run to your refuge. Hindi sinasabing run to your bank. Hindi sinabing run to you to the UE Finance. Ito, run to your refuge talaga. Praise God. So, ngayong gabi, mga kapatid, ay atin pong i-great, mga kapatid, kasama din natin Sister Marlin Mamain, Nets Blood 21, Sister Ruby Basting. Praise God. Kasama din natin si Angel P. Asikam. Praise God. Ang aking classmate sa Bible School, mga kapatid. Praise God. Nakalimutan ko lang yung lugar nila, pero part yun ng Kidapawan, mga kapatid, City. Purihin ang ating Panginoon. Nakinig sila ngayon. At sinabi po dito, mga kapatid, praise God, na kailangan sa mga panahon ng katulad nito, takbo tayo sa refuge po natin. Praise God. Hallelujah. So, atin pong isa-isahin ito. Praise God, para meron po tayong spiritual na pagkain ngayong gabi na ito. At alam ko, mga kapatid, na yung mga terms dito ay karamihan sa inyo nakakarinig na, pero ito po ay detalyado talaga. Detalyado ito, mga kapatid. At maaring ma-apply ito sa buhay ng isang OFW, lalo na pag may pagsubok, malayo ka sa pamilya, wala kang
minsan makausap. Salamat na lang, may church tayo, may mga group leaders tayo, may mga kaibigan tayo sa simbahan. Praise God na magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kumbaga, mga kapatid, praise God, support. Praise God. Kahit man lang sa kanilang presensya, mga kapatid. So, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nahuli pong nakapasok. Magandang gabi po. Praise God. Hallelujah. Feli Padilla, magandang gabi. Lilibit Bidana, Pinky Pink Plaza. Judith Ahmad, Lulaine Juan, magandang gabi. Cynthia Mendoza, praise God. Marybeth Famizan, Maria Luz Tagok, magandang gabi. Jane Salvador, nagsipasukan na mga kapatid ang ating mga kaibigan at mga, praise God, taga-subaybay ng ating channel. Praise God. Fina Sereno, Sister Fina, maraming salamat. Praise God. Mary Rose Mundigo, praise God. Barangay UPC, Barangay Muan, Kidapawan City, Pastor. Oh, praise God. Kung meron po kayong mga relatives sa Kidapawan, pakikontak yan si Angel P. Asikam, mga kapatid. Praise God. So, umpisahan natin ito, mga kapatid, sa isang maiksing panalangin. At samahan ninyo ako na hingingin nyo rin sa Panginoon na meron kayong makuha, meron kayong aral. Praise God na makuha, mga kapatid. May testimony pala, Sister Dal, dito na napin. Thank you so much, mga kapatid, for keeping me always in your prayer. Good report. My CT scan result is good. My health is improving. Purihin ng ating Panginoon. Sister Dal, mga kapatid, ay meron pong karamdaman, mga kapatid, na sabi ng doktor, stage 4 breast cancer. Praise God. Pero salamat sa Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa magandang balita, testimony, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kasama din natin si Sister Krista Bersamina, Emilinda Olaya Tobias, ang ating coordinator ng Unit 1. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat sa mga pagpapala na aming natanggap, tinatangkilik araw-araw, proteksyon, pagkain, provision, at kapayapaan sa aming isip at puso. At pribilehiyo, Panginoon, na makarinig ng iyong salita dahil ang kapangyarihan ay nasa iyong salita. Ang buhay na walang hanggan na rin sa, nasa iyong salita rin, Panginoon. So gabayan mo kami ngayong gabi at sa mga salita na aming mabanggit, na aming mapag-usapan, lalo na nagaling sa iyong banal na aklat, Panginoon, na ito po ay maging pagpapala. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang platform na ito, na marami pa kaming maabot, Panginoon, maraming maging masaya, Panginoon. Praise God sa revenue ng aming channel. Salamat, Panginoon, sa mga nagpa-member, mga nag-super chats, nag-like, nag-share. Panginoon, ikaw nang bahala sa kanila, Panginoon, dahil mas maganda yung gagawin mo kaysa na maisip ko. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kasama din natin Sister Liti Bisana, Rinaldo Pantino. Praise God. Good evening, Sister Lori. At praise God, Sister Rosel Habal. Magandang gabi po. So, dahan-dahanin ko ito, mga kapatid. Praise God, ang ating notes. Hallelujah. Patungkol po ito, mga kapatid, sa subject na run to your refuge. Okay? Kilalanin natin ngayong gabi ang mga cities of refuge sa Old Testament, kung ano po yung mga meaning nila, praise God, at ano po, mga kapatid, yung posibleng spiritual parallels or application, mga kapatid, sa tinatawag na New Testament, praise God, believers. Kasama din natin ngayong gabi si Sister Elma Bintura. Maraming salamat, Sister Elma, sa tulong ng ating channel. Rodney Mapala, praise God. At sina Lulin Castriunes, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, caught in the heart of the battle, a young soldier and his comrades speedily retreated, fleeing for their lives. The enemy pursued him relentlessly, and so the young man ran as fast as he could until he was severed from his platoon mate. So, sila po, mga kapatid, ay parang naambos at nasa gitna, mga kapatid, ng napakainit na bakbakan. Ang isang magiting na sundalo, mga kapatid, at ang mga kasamahan niya ay nag-retreat sila. Praise God. Umurong po sila, mga kapatid, mula sa front line. At sila ay nagsitakbuhan, praise God,
para maligtas ang kanilang buhay. Pero mga kapatid, nung nakita ng kaaway na sila'y nagsitakbuhan, talagang, praise God, sinundan talaga sila. Relentlessly, mga kapatid. Praise God. They pursue, praise God, with all their might and power. So, ang nangyari, mga kapatid, dahil nagsitakbuhan na silang lahat, itong sundalong ito na tumakbo ng napakabilis, praise God, hanggat sa makaya niya ang pagtakbo, napansin niya, mga kapatid, na siya po ay nahiwalay na sa kanilang platoon. Praise God, nahiwalay na siya ba? Sa sobrang bilis na kanyang takbo at sa sobrang takot niya para iligtas ang kanyang buhay, hindi niya alam, mga kapatid, na ang kanyang platoon, yung platoon leader na iba din ang direksyon, dahil siguro mahina siya asya, sutoy yung dagan, napakabilis niya, mga kapatid, tumakbo, doon niya napansin na nahiwalay siya sa platoon. Praise God. Minsan, mga kapatid, may mga Kristiyano, aleluya, na nahiwalay sa kanilang platoon, nahiwalay sa kanilang grupo. Nasaan na si ano eh? Bilis tumakbo. Praise God. Okay. So, nung nalaman niya at napansin niya, na-realize niya, mga kapatid, na nasaan na kaya yung mga kasama ko? Eh, wala siyang dalang walkie-talkie, mga kapatid. So, ang gagawin niya, mga kapatid, is kailangan mag-survive siya sa kanyang sarili na lang. At buti na lang, Sister May, na sa pagtakbo niya, nakahanap siya ng yungib, nakahanap siya ng cave, praise God. Okay? Nakahanap siya, mga kaigsuunan, og langob, cave. A cave in a craggy ledge became his covert from exhaustion and fear. Dahil hinihingal na siya sa pagtakbo, ni sutoy sa dagan, nakahanap siya, mga kapatid, ng cave. At doon siya nagpahinga sa sobrang hingal niya, sa sobrang pagod niya. At pangalawa, yung takot, mga kapatid. So, he cried out to God in despair. Nag-pray talaga siya. Praise God. Talagang nanalangin siya, umiyak siya sa Panginoon. Na desperado siya, mga kapatid, that he would be shielded from the enemy. Na hindi siya mahanap, mga kapatid, ng mga humahabol sa kanya na kaaway. And if given another chance to survive, he would surrender his life to him and serve him devotedly. Ito na po yung panahon, mga kapatid, na habang mag-isa na lang siya doon sa cave na yon, talagang napaluhod siya, umiiyak siya, Panginoon, kung bigyan mo lang ako ng second chance, isuko ko na ang buhay sa iyo at mag-serve ako sa iyo. Parang palagi nating naririnig ito, mga kapatid, ano? Praise God. As he opened his eyes, he caught sight of a spider spinning a web at the mouth of a cave. Praise God. While watching the fragile thread being delicately woven across the entrance, he mused. Nung pagdilat ng kanyang mata, praise God, dahil pumasok na siya doon sa kuweba, pagdilat niya, mga kapatid, nakita niya ang isang gagamba. Ayan ang ating with Sister JB dito sa ating channel. Nakita niya ang napakaliit na gagamba. Praise God. Na gumagawa ng kanyang bahay, mga kapatid. Praise God. Ginagawa niya ang kanyang bahay doon sa mouth ng cave. At siya po, mga kapatid, ay parang nalibang, praise God, sa pagtingin niya sa gagamba na gumagawa, mga kapatid. Hallelujah, ng spider's web ng bahay niya para mag-catch ng mga insect. At parang nagbagot-bot ang kanyang espiritu at puso. Sinabi niya, Panginoon, I ask God for protection and deliverance, and He sent me a spider instead. How can a spider save me? Paano ako maligtas sa gagamba? Once more, his heart pounded outrageously as he heard the footsteps of the enemy drawing nearer to where he was. As one of them approached the cave to look inside, he straightway noticed the spider's web stretch across, hallelujah, the entrance of the cave. He decided immediately to withdraw and called out to a comrade that no one could be there because he would break the spider's web to enter in. And so, they move on.
testifying of God's goodness out of that nightmarish experience he had many years ago. This former soldier turned a preacher. Where God is, a spider's web is a stone wall. Where God is not, a stone wall is us, a spider's web. God can transform a spider's web into a stone wall to create a refuge for you. Napakaganda po ang istoryang ito dahil ito po ay true to life story, mga kapatid. Praise God. So nung nagsidatingan na, mga kapatid, ang mga kaaway, ang mga sundalong humahabol sa kanya, sumigaw ang isa, wala yun dito. Hindi yun pumasok dito kasi bago pa itong bahay ng gagamba. Kasi kung pumasok sa dito, siguradong masisira itong bahay na nasa entrance. Hallelujah, ng yungib. Praise God. So, sabi ng kaaway, sumigaw siya, alis na tayo. Hanapin namin sa ibang dako. Praise God. So, habang ang preacher na ito ay nagtestify sa kabutihan ng Diyos, at sa sobrang takot na sobra pa sa COVID at pandemic, mga kapatid, ang kanyang naranasan, ang sundalong ito ay nabuhay at tinupad niya ang kanyang pangako na magiging mangangaral sa salita ng Panginoon. At anong sabi niya? Kung meron kayong bullpen at papel dyan, isulat niyo ang sinabi niya. Sinabi niya, praise God, where God is, kung nasaan ang Diyos, a spider's web is as a stone wall. Ang bahay ng gagamba, pag nandyan ang Diyos, ang bahay ng gagamba ay parang pader na bato. Where God is not, a stone wall is as a spider's web. Kung wala ang Diyos, ang pader na bato ay para lang siyang ganun karupok, katulad ng isang bahay ng gagamba. Praise God. Gusto kong mapansin ninyo ang kaibahan. Ang bahay ng gagamba ay hindi po strong. Isang ganun mo lang sa daliri, maaring masira ang buong bahay ng gagamba. Pero kapag nandyan ang Diyos, ang bahay ng gagamba, Sister Dal, ay parang pader na bato. Pero kapag wala ang Diyos, kahit bato na pader, mga kapatid, ang iyong sinasandalan, ay para lang niyang bahay ng gagamba. Mga kapatid, sa pandemic na ito, sa mga uncertainties ngayon, mga kapatid, sa gyera ngayon na patuloy na hindi natin alam kung anong mangyayari, pag nandyan ang Diyos sa buhay mo, kahit iniisip mo lang na ikaw hindi milyonaryo, hindi ka silikasing, hindi ka mayaman, hindi ka nakapundar ng maraming mga ari-arian, pero kapag kasama mo ang Diyos, kahit para bang tingin ng iba na ikaw ay isang marupok na tao, mga kapatid, pero kapag kasama mo ang presensya ng Diyos, ikaw ay isang matibay na sandigan, mga kapatid. Pero yung mga taong iniisip nila na nandyan na sa kanila ang lahat, praise God, na para bang very strong sila, mga kapatid, pero kung wala ang Diyos, ang kanilang buhay, ang kanilang ari-arian, ang kanilang sinasandalan ay parang isang marupok lang na bahay ng gagamba. Kaya mga kapatid, God can transform a spider's web into a stone wall to create a refuge for you. Kaya ngayong gabi, praise God, hindi pera ang takbuhan, hindi pera ang security, hindi din kontrata ang security, hindi rin ipon sa bangko ang security, hindi rin mana na natanggap mo kay lulo at lula ang security, hindi rin sa gwapo na husband ang security. Ang security po ay nasa presensya ng Diyos. Kaya doon tayo tumakbo ngayong gabi. Praise God. Hallelujah. Now, gusto ko mga kapatid na i-share po sa inyo sa Old Testament ang tinatawag na cities of refuge. Meron pong anim mga kapatid na cities of refuge at gusto ko pong hatiin ito mga kapatid sa tatlo-tatlo, sa part 1 at saka sa part 2. Ang unang syudad, mga kapatid, ay ang tinawag na Kadesh. Ito po ay isang city of refuge, Sister Liti. At ang ibig sabihin ng Kadesh means a holy place. Okay? Ang sunod na syudad na sinabi ng Old Testament na cities of refuge ay ang city, mga kapatid, na tinawag na Shechem. At ang Shechem, nangangahulugan itong shoulder or diligence.
Paliwanag ko yan isa-isa mamaya. At ang pangatlong syudad na ishare ko sa inyo ngayong gabi lang, bukas ibang syudad na naman, ay ang syudad ng Hebron. Ang syudad ng Hebron means association. So atin pong pag-aralan ngayong gabi, ang Kadesh, Shechem, at saka Hebron. Ano po yon? A holy place, shoulder or diligence, and association. Praise God. So, handa po, handa na ba kayo mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Kung meron kayong trabaho, trabaho lang kayo, pwede nyo namang balikan mga kapatid. Pwede nyo i-review ang live stream na ito. Praise God. So, sinabi po dito mga kapatid, ang City of Refuge is a vital principle in the law of Moses had been inculcated in the understanding of every Israelite. Human life is sacred. I repeat it again. Human life is sacred. Kaya bawal mga kapatid ang mag-suicide, mag-tiko, praise God, kumitil ng buhay o kitilin mo ang iyong buhay, bawal po yun. Dahil ang Diyos lang mga kapatid ang may karapatan. Human life is sacred and of paramount worth. Killing another person meant stripping the slayer's own right to live. It's life for life. So in the Old Testament, the law is life for life. Eye for an eye, tooth for a tooth. Praise God. Kung sinuntok mo ang isang tao at lumipad ang isang ngipin, tanggalan ka rin ang ngipin, bali bayad yun. Pag nanakit ka ng tao mga kapatid at nabali ang kamay, babalian ka rin ang kamay. Yan ang batas sa panahon ni Moses. Praise God. So dahil dyan mga kapatid, dahil sa isang prinsipyo na ang buhay ng tao is sacred, gumawa mga kapatid ang Diyos ng isa sa batas mga kapatid sa panahon ni Moses, itong tinatawag na Cities of Refuge. Na kapag ikaw mga kapatid ay nakapatay ng tao na hindi mo sinadya for like defense, dinibit tuloy mga kapatid, napilipit yung dila ako. Dinidipinsahan mo lang ang iyong sarili, praise God, at napatunayan talaga na praise God ay self-defense lang. At kapag napatay mo ang isang tao, yun ang batas nila noon, praise God, may karapatan ka mga kapatid na tumakbo doon sa Cities of Refuge. Pag nakapasok ka na sa Cities of Refuge, sino mang member ng pamilya na yon na gustong maghiganti sa iyo ay hindi ka na nila pwedeng kukunin. Walang mangyayaring masama sa iyo. Protektado ka na doon. Praise God. Yun po ang tinatawag na City of Refuge. Okay? So, for those who were innocent and had no intention for deliberate killing, the Lord designated 6 cities for of refuge where they could flee. Ang Diyos mismo, Brother John, ang nag-design talaga na sa buong Israel, mayroong 6 na syudad na pwedeng mamili ka kung saan ka tatakbo. Okay? Yung mga unintentional ba, yung innocent, mga kapatid, hindi deliberate. These 3 were located on the west side of the Jordan River, namely Kadesh, Shechem, and Hebron. So sa west side, sa Jordan River, may 3 syudad. Parang ano din ito, parang Bible school din ito mga kapatid, para sa mga hindi pumasok ng Bible school. Ang Kadesh, Shechem, at saka Hebron. Yun po ang 3 syudad sa west side ng Jordan River. Ngayon, while another 3 situated on the east side of Jordan River, namely Golan, Ramoth Gilead, and Bezer. Okay? The cities of refuge were purposely chosen according to the geographical location so that the residents in Israel could run within a day to the nearest one. So, ang syudad na, kasi walang sasakyan doon, walang taxi. Praise God. So, kapag unintentional mga kapatid, hindi deliberate, praise God, nakadisgrasya ka at namatay yung tao at saka nagalit yung mga kapatid, mga pamangkin, yung mga relatives nila na gusto kang maghiganti sila, parang kung sa ano pa, rido, praise God, ubusan ng lahi,
pwede kang makatakbo within one day. Sa isang araw, punta ka sa pinakamalapit na siyudad na pwede kang makatakbo. Okay? Praise God. So, yun din ang unique ang batas, mga kapatid, sa Old Testament pagdating sa area na yan. The manslaughter could instigate a relative of the slain to avenge for blood and chase the manslayer. Or the person who committed a non-premeditated act that leads to death. Hindi mo sinadya, hindi mo naplano, praise God, at namatay yung tao. Therefore, the manslayer, yung nakapatay, who might have done the act accidentally, could flee to the nearest city of refuge where he would be protected. So the elders of the city would mediate by proving and resolving the incident if it is worthy of death. So, pag tumakbo yung isang tao doon sa cities of refuge, kilatisin mo na, pakinggan ng mga elders ng city kung talagang hindi niya sinadya, inosente talaga siya at qualified siya na proteksyonan at makapasok, mga kapatid, sa sinabi ng Panginoon na doon sa city of refuge. If judged innocent, kung talagang inosente siya, the manslayer should stay at the city of refuge until the high priest death. Ito po ang batas. Ang nakapatay, Brother Jerwin, pag napatunayan na inosente siya, papayagan siya ng mga elder sa city na proteksyonan. Pero hindi siya lalabas sa siyudad na yon hanggat buhay pa ang high priest. So kailangan antayin niya na mamatay yung high priest. So kung ang high priest mahaba ang buhay, parang tatagal siya doon sa siyudad na yon. Kasi kung lalabas siya, papatayin siya ng mga kapatid ng mga relatives ng na disgrasya. So para safety siya, kailan siya pwedeng makalabas kung mamatay na ang high priest. So yun po ang batas, mga kapatid. So anong nangyari, Pastor? Praise God. So in due course, he would be acquitted of the crime and be allowed to return to his city as a free man. So kailan siya mapawalang sala, parang ma-acquit, kahit aksidente lang yon na namatay, praise God, acquitted siya, pwede na siya makauwi sa bahay nila pag namatay na ang high priest. Okay? Praise God. So uncertainties and adversities throng our lives recurrently and we are often caught unaware. Were it not for God's grace and mercy, we would be helpless free in the hands of the enemy. In the spiritual, cities of refuge have metaphorical connotations that can guide us in pleading for God's help during menacing occurrences. The meanings of the cities of refuge in the original Hebrew words as reference from the Strong's Concordance will convey the assurance of the Lord's speedy rescue to His committed believers in unfavorable times. So, itong lahat, praise God, itong lahat ng mga cities of refuge, sa original na Hebrew word, praise God, ay talagang napakagandang reference, sabi ng Strong Concordance, na mag-convince sa atin, praise God, na kapag ikaw ay tumakbo at pasaklulo at tumatawag ka ng tulong, humingi ka ng tulong sa Panginoon, sigurado talaga na kapag seryoso ka, committed talaga ang Panginoon sa kanyang mga banal, sa kanyang mga mananampalataya, praise God, lalo na sa panahon na walang kasiguruhan. Ulitin ko po, lalo na sa panahon na walang kasiguruhan, praise God, itong pandemic na ito, minsan ang kontrata mo, hindi mo sure kung ano, tatagal ka pa ba dito? Praise God, hindi ka sure, mga kapatid. Praise God, nasaan na ang kapital ng aking negosyo? Hindi ka sure, mga kapatid, kung sinong nagdala sa asawa mo? Naku, delikado yan. Hindi ka sure, mga kapatid, praise God, sa takbo ng ating mundo. Pero, kapag ikaw ay seryoso na naglilingkod sa Diyos, at ikaw, mga kapatid, ay tumatawag sa Panginoon, mga pangyayaring, praise God, na surprise ka. Hindi mo alam na meron ka palang sakit na ganyan. Hindi mo alam, mga kapatid, na nagkaganyan ang kamay mo. Nagkaganyan ang anak mo, mga kapatid. Ang Strong Concordance, mga kapatid, ay nagbigay po sa atin ng idea sa anim na siyudad na ito, Brother John, praise God, na talagang mag-convince sa atin.
It will convey the meaning of this original Hebrew word will convey to us the assurance from the Lord's speedy rescue to His committed believers. Praise God, in these difficult times, in these unfavorable situations. Kaya ngayong gabi, mag-enjoy po tayo. Yun po ang introduction, mga kapatid. At punta tayo, mga kapatid, sa Kadesh. Means a holy place. Parang obvious na kagad, mga kapatid, pag may problema, hanapin mo ang holy place. Praise God. Hindi, mga kapatid, pag may problema, hanapin mo ang karaokehan. Hanapin mo ang diskuhan. Hanapin mo ang inuman. Parang hindi. Praise God. At talagang hindi. Hindi lang parang hindi. Hindi talaga. Praise God. So, ang unang syudad, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon, Sister Leyte, sa mga humihingi ng saklulo at tulong at proteksyon, praise God, para hindi mawala ang kanilang buhay, para hindi masaktan ang kanilang buhay. Praise God, dahil aksidente, hindi nila control. Katulad ba sa pandemic? Katulad ba sa COVID-19 na ito? Hindi natin alam, mga kapatid, kung ito'y plano ba? Ito ba'y totoo nangyari? Wala tayong alam. At in, inosente tayo. Huwag naman tayong maniwala kaagad-agad sa mga fake news, mga kapatid, kung talagang gawa ba ito ng tao. Ito po ba, mga kapatid, ay wala tayong alam. Basta ang alam po natin, mga kapatid, praise God. Lahat, mga kapatid, ay alam ng Diyos, kontrolado ng lahat ng Panginoon. Pag may problema ka, pag-ibig man yan, pera man yan, trabaho man yan, pangangatawan yan, kalusugan man yan, praise God. Huwag lang isama ang mukha, mga kapatid, praise God. Kasi yan na talaga, original, hindi na mabago yan, mga kapatid. Kadesh means a holy place. Hanapin natin, takbo tayo, mga kapatid, sa isang lugar na alam natin na may kabanalan, banal ang isang lugar. Narinig niyo ako? Huwag tayong, pag may problema ka, praise God, napakabigat talaga na problema, huwag manatili sa boarding house. Kasi alam ko ang boarding house mo hindi banal. Okay? Nag-gets? Oh. Pag may problema, pag may pagsubok, hanapin mo ang lugar na banal. Eh, pastor, close man, pastor, ang church, kasi yun lang ang alam ko na banal. Naku, paano na to? Praise God. Kaya, apply mo kaagad, mga kapatid. Hallelujah, ang tinuro ng ating Panginoon. Pumasok ka sa iyong silid at makipag-usap ng sikreto sa iyong Ama na nasa langit. Praise God. Pag mag-umpisa ka na, mga kapatid, na mapuspos ng Holy Ghost at maramdaman mo ang presensya ng Panginoon na kahit walang physical gathering. Pero ang tinutukoy ng Kadesh is a place talaga, Brother James. It's a place. Praise God. Kaya pag tayo'y makabalik na sa gawain, praise God, kailangan nandun ka sa lugar na yun. Praise God. Kadesh means a holy place. Praise God. Mga kapatid, gusto ko pong basahin, pakinggan ninyong mabuti at sana sa tatagal pang mga taon, praise God, sa darating pang mga taon na ibigay ng Diyos sa atin at ipahintulot ng Panginoon na mag-enjoy tayo dito sa abroad. Kasi hindi natin alam kung kailan din natin, praise God, makauwi, kailan ka mag-cross country, kailan ka wala, praise God. Kahit ang plano mo, iba din ang plano ng Diyos, Sister Leyte. Praise God. Kaya maalala niyo ito, na pag dumating ang kagipitan, pag dumating ang mga problema na hindi mo na control, takbo ka saan? Una, sa Kadesh. Ano ang Kadesh? Sa ang Hebrew word, a holy place. Pakinggang mabuti. There is no safer refuge to run into than in the place of holiness where God's presence is a shrine that safeguards you from evil onslaught. Oo. Hindi lang pala ito literal na lugar, Brother James. Hindi lang ito literal na second floor ng Chung Fat Building. Kundi pakinggan ninyong mabuti. There is no safer refuge to run into than in the place of holiness where God's presence is a shrine that safeguards you from evil onslaught. Psalms 91. Sulat niyo ito. Basahin niyo ito, mga kapatid. Psalms 91 is a rich passage of His endearing protection where beginning verses encapsulate God's abiding presence. Sinabi niya, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Pakita ko sa inyo ang first two verses. Praise God ng Psalms.
91, 1 and 2. Sorry, hindi ko napalakihan mga kapatid ang mga litra. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Praise God. So ang presensya niya, kahit ikaw lang mag-isa, kahit nasa boarding house ka lang, ilalim ka lang ng kumot mga kapatid, pero nanginginig ng buong katawan mo mga kapatid sa pagpupuri, naramdaman mo na Brother James ang presensya ng Panginoon, Sister Ruby. Praise God, hallelujah. You are all well protected. Hallelujah, you are in a safe place. Praise God, against the onslaught of the enemy. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sinabi dito, God's fortification is assured to those who dwell in His holiness. Okay? Sino mabilis dyan mag-type para ipin ko mga kapatid? Ulitin ko po. God's fortification is assured to those who dwell in His holiness. Dito po natin masasabi, Sister Liti, praise God, na importante talaga ang kabanalan. Importante talagang mamuhay sa kabanalan. At importante talagang mamuhay loob at labas. Praise God, hindi lang yung standard ang pinag-usapan dito. Kasi pwedeng mahaba ang palda mo, pero mga kapatid, walang kabanalan, kabanalan ang attitude at ugali mo. Praise God, ulitin ko po, ang kabanalan mga kapatid ay presensya niya, nananahan sa ating pagkatao. Praise God, maaring mahaba ang buhok mo, pero marumi naman ang isip mo. Ang kabanalan, mga kapatid, ay inside out ito, loob at labas. Kaya dito natin makikita, thank you, Brother James. Praise God, God's fortification, okay, is assured. Ulitin ko po dito, ha? God's fortification is assured to those, meron ba, to those who dwell in His holiness. Praise God. Hallelujah. So, yan ang dahilan mga kapatid, bakit tinuturo natin ang kabanalan, loob at labas. Hindi lang yung sabi nila, Pastor, tumitingin naman ang Diyos sa puso. Hindi naman sa labas siya tumitingin. Eh, ang tao, sa labas tumitingin, hindi sa puso. Paano mabless ang tao? Hindi naman niya kayang tingnan ang puso kung ano ang nasa loob. Si God, titingnan niya ang puso. Mas lalo nakikita niya ang labas. Pero sinabi ni Jesus that let us praise God. Praise God be the light of this world. Praise God. Let your light shine. Praise God. Kailangan mga kapatid mag-shine yung liwanag, yung kabanalan ng Diyos dito sa loob. Praise God, mag-manifest ito sa labas mga kapatid. Diba? From the abundance of the heart, your mouth will speak. Kapag masaya ang iyong puso, ang lalabas sa iyong bibig mga kapatid ay mga pagpupuri, pasasalamat. Pero kapag galit ang iyong puso, ang lalabas sa iyong bibig mga kapatid, alam na. Very obvious. Praise God. Hallelujah. So, God's fortification is assured, okay, to those who dwell in His holiness. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Ang pangalawa, mga kapatid, na ating itouch ngayong gabi, praise God, itong syudad, mga kapatid, ng Shechem. So, una, kapag nakita mo na hinahabol ka ng kaaway, kapag nakita mo, mga kapatid, na parang napakabigat, napasanin, mga kapatid, ang iyong nasalubong sa daan ng buhay, praise God. Humingi ka lang ng saklulo, tumawag ka lang, praise God, na kung saan nandyan ang kabanalan ng Diyos. Kibesh means a holy place. Punta tayo sa pangalawa, praise God. Ang pangalawa, praise God, ay Shechem. Ang Shechem, mga kapatid, means shoulder or diligence. Ano ibig sabihin kaya nito? Hallelujah, na kapag meron tayong pagsubok, pag meron tayong problema, praise God, hanapin natin ang shoulder. Kaninong shoulder? Delikado to, mga kapatid. Praise God. Tingnan natin. The abode of real strength, security and safety is found only in our Lord. And the duration of such promise is not merely for a day, but forever. Leaning our trust upon His shoulder will guarantee His diligence in preserving us, especially when we put our confidence in the names that speak of who He is. Praise God.
Lalo na, mga kapatid, napakaganda po itong punto na talagang blessed na blessed ako sa puntong ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang Shekem pala sa original Hebrew, praise God, is balikat or pag sinabing diligence, talagang kasipagan, praise God, workaholic, mga kapatid, talagang walang namimiss pag siya ay nagtrabaho. Kung sa Bisaya, pakugihan. Iba ko ano sa tamang Tagalog. Masipag, kasipagan, mga kapatid. Ating tingnan mabuti, oh. Sabi dito, the abode of real strength, ang lugar, mga kapatid, ang bahay, mga kapatid, sa totoong lakas, security and safety is found only in our Lord. And the duration of such promise, praise God, is not just a mere one day, but forever. Praise God. So, mga kapatid, ang pangako ng Diyos na tulong ng lakas, security, and safety, ang pangako niya, hindi lang isang araw yan. Forever ang pangako niya. Forever. Praise God. Leaning, okay, leaning our trust upon His shoulder will guarantee His diligence in preserving us. Praise God. Pag tayo po, mga kapatid, ay sumandal sa kanyang balikat, sure bull, mga kapatid, praise God, hallelujah, na He will really preserve us because when it comes to work, He is very diligent in preserving us. Dili siya tapulan, dili siya langayan, praise God. Dili siya luyahan nga mo-respond sa panabang, praise God. Ang ibig sabihin, Sister Lete, ang Panginoon po, mga kapatid, ay hindi po mahinang mag-response. Ang Panginoon po, mga kapatid, ay super masikap talaga. Ang pagsisikap niya para maproteksyonan ka lang. Walang question doon, mga kapatid. Grabe. So we need to lean in His shoulder at maka-assure ka na God is diligent, hallelujah, in preserving us. Especially when we put our confidence in the name. Hallelujah. In the name, okay, that speak of who He is. Praise God. Thank you so much, Sister Kat, dyan sa Toronto, Canada. Praise God. Hallelujah. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid, ha? Ang ibig sabihin nito. Palagi natin itong kinu-quote. Palagi naririnig natin ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa mga preaching. Itong Isaiah 9:6 and 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Tingnan nyo. The government shall be upon his shoulder. So ang salitang, praise God, Shekem, shoulder. Praise God. Ang kapamahalaan ay nasa kanyang balikat. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Of the increase of His government and peace, praise God, there shall be no end. Hindi lang isang araw, forever. Upon the throne of David and upon His kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. The zeal of the Lord of hosts will perform. How diligent is our God to perform it? Praise God. So sinabi po dito, mga kapatid, that especially when we put our confidence on the names, on titles concerning the name of Jesus, if we put our confidence in that name that speak of who He is, praise God. Diba? Wonderful. Ang pangalan niya, Wonderful. Tatawaging Wonderful. Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. If your confidence, hallelujah, is on upon that government of shoulder, in that shoulder whose government, mga kapatid, ay nandun. Ang government ng Panginoon. And the government of God, Sister Arlene, it will increase. At ang government niya, kapayapaan. At ang kapayapaan, walang hangganan. The peace,
which there shall be no end. Praise God. Hindi lang one day. Once na nagbigay ang Panginoon ng kapayapaan sa iyong puso, forever na yan. Minsan ikaw lang, mga kapatid, ang nag-confuse-confuse sa sarili mo. Ikaw lang ang nagtakot-takot sa sarili mo. Pero actually, ang kapayapaan forever na, once na naka-receive ka ng Holy Ghost at nanahan ng Holy Ghost sa iyong buhay, mga kapatid, hallelujah, pagdating sa mga pagsubok, sumandal ka sa shoulder ng ating Panginoon. Dahil ang confidence mo ay nasa pangalan niya. Hallelujah. Praise God, sinabi po dito, confidence in the names or title that speak of who He is. Grabe ito, mga kapatid. Yan ang Shechem. Yan ang Shechem, Sister Lete. Thank you, Sister Lete. Yan ang Shechem. Shoulder or diligence. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Isipin mo yan. Saan niya i-perform? Sa'yo na naniniwala sa pangalan ni Jesus. Oh. Na may Prince of Peace niya. Kahit tingnan mo, Sister Dal, mga kapatid, may stage 4 cancer. Pero ang kapayapaan ng Diyos, nanahan. Praise God, hindi yung takot na takot. Praise God, meron tayong kapatiran, mga kapatid, na ang amo niya merong stage 2 lang. Stage 2 ng cancer. Naku, mga kapatid, depression ngayon. Praise God, ang nangyari. Stage 2 lang yun, ha? Walang kapayapaan. Gabi-gabi umiiyak. May ang yaman-yaman nila, mga kapatid. May ari ng mga malalaking kumpanya. Malalaking insurance dito sa Hong Kong. Praise God. Stage 2 lang yung cancer niya, Sister Dal. Nako, praise God. As in, nag-lose na ang kanyang weight, mga kapatid, sa hindi makatulog, hindi makakain, sa sobrang takot. Natatakot siya sa kanyang mga anak, natatakot sa kanyang mga ari-arian. Pero ang tao na may Kristo, na pagdating sa pagsubok, pagdating, mga kapatid, praise God, sa mga problema, takbuhan mo lang ang siyudad ng Shechem. Nandun, mga kapatid, matagpuan mo ang Prince of Peace. Doon mo matagpuan ang totoong tatay mo na everlasting na nasa langit. Doon mo matatagpuan, mga kapatid, ang Mighty God. Hallelujah! Ang pangalan na Very Wonderful, Counselor. Nandun ang Counsel. Hindi ka pababayaan, mga kapatid, na maligaw. To make the long story short, sabi ni Sister Malinaw, no worries pag nakapasok ka sa siyudad ng Shechem, mga kapatid. Mga kapatid, kung wala itong pandemic, kung meron tayong gawain, ewan ko kung ma-share ko ba itong mga subject na ito. Pasalamat tayo, mga kapatid, sa mga pandemic na ito. Pasalamat din tayo, mga kapatid, na kasi kung wala itong pandemic, sa totoo lang, hindi ako matuto nitong Praise God Live na ito, itong paggamit ng mga platform na ito. Hindi kami matuto, mga kapatid. Sana noon pa itong YouTube, di ba? Noon pa ito, mga kapatid. 2014 pa ako magkaroon ng account ng YouTube. Pero kailan lang ito, mga kapatid, na parang talagang nagagamit ng mabuti? Itong pandemic. So ginamit ng Panginoon itong pandemic at hindi lang ako. Karamihan sa mga apostolic YouTubers ngayon, puro preaching, preaching, preaching. Praise God, Word of God, teaching para maabot ang lahat. Mapalakas ang mga nakikinig. Hindi yung mga YouTube, mga kapatid, na TikTok, mga kapatid, na nakikita na yung tiyan. Hallelujah. Oh, hindi yun. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. May verse na pino, Sister Elma. Deuteronomy 30:12. May the beloved of the Lord dwell in security by Him who shields Him all the day and dwells between His shoulders. Wow. Pagandang versikulo yan, Sister Elma. Praise God. Thank you for pinning that verse. Okay? Hallelujah. He dwells between His shoulders. Ang shoulder dyan, mga kapatid, gusto ko ang Panginoon, incorporeal ang Panginoon. Ano ibig sabihin ng incorporeal? Ang Diyos, walang laman, buto at dugo. Kasi ang Diyos, espiritu siya eh. Nung nagkatawang tao lang siya, nagkaroon, mga kapatid, ng laman. Okay? Kapag sinabing His shoulder, ang term, mga kapatid, na shoulder, mga kapatid, is anthropomorphic expression. Yan ang term, mga kapatid, sa Bible theology. Anthropomorphic expression. Para maintindihan natin, praise God, sa level ng tao na katulad ba na the eyes of God runs to and fro in all the earth. Eh, wala naman tayo nakikita, mga kapatid, na napakalaking mata na umiikot-ikot sa mundo. So those are expression para maintindihan natin. Praise God. O the fingers of God. Eh, ang Diyos Espiritu. Praise God, wala siyang laman at buto.
Praise God. Pero yun po, mga kapatid, ang expression para maintindihan natin, praise God, ang in a human way, mga kapatid. Okay? Sa label ng tao. Okay? Tuloy tayo, mga kapatid. Pag sinabing his shoulder, government yun. Yung kapamahalaan ng Diyos na nasa kanyang balikat. Nanahan ka doon sa kanyang balikat. Sumandal ka ba doon sa kanyang balikat? Pag sinabing balikat, mga kapatid, ang picture dyan, kapamahalaan ng Diyos, nagpailalim ka, nagpasakop ka under the shadow of His wings, under the shadow of His control. Eh, pag nagpasakop ka sa kapamahalaan ng Diyos, praise God, ay siyempre, proteksyonan ka. Huh? Pero pag mag-rebuilde ka sa pamahalaan, ganito ba? Katulad ba sa Pilipinas, di ba? Meron tayong administration. Maganda ang programa. Maganda ang mga projects. Pero may mga taong rebuilde. Praise God. Kalabanin nila ang gobyerno. Gusto nilang talunin at agawin, mga kapatid, ang posisyon, kapangyarihan. Okay? At naghasik sila ng mga violence. Ganun, mga kapatid. So, di ba, pag rebuilde ka, mga kapatid, sa gobyerno, eh wala kang mapala na magandang pangalan. Magtago-tago ka doon sa bundok. Hindi ka makatulog ng maayos. Praise God. Dahil takot ka sa buhay mo. Wala kang kapayapaan. Pero kapag nagpasakop ka, ilalim sa kapamahalaan, lalo na sa kapamahalaan ng Diyos, yun po, mga kapatid, yung verse na yan na pinos ni Sister Ilma, praise God, dwells between His shoulders. Nandun talaga tayo sa, hindi tayo sa left lang, hindi tayo sa right. Hindi tayo extreme right, hindi din tayo extreme left. Nandito tayo sa gitna, between His shoulders. Ibig sabihin, nasa gitna talaga tayo ng kaluuban niya, mga kapatid. Praise God. Kasi may mga Kristiyano din, mga over, mga kapatid ba? Praise God. Yung mga OA na, overacting ba? Hindi balance. Praise God. Hindi, kailangan balance, mga kapatid. Nasa gitna ka talaga. Okay? Sa kapamalaan ng ating Panginoon. So, praise God. Kung kayo po'y na-bless sa lesson na ito, mga kapatid, praise God, mag-type lang po kayo ng praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So, ang pangatlo, mga kapatid, na i-share ko po sa inyo, itong syudad, mga kapatid, ng Hebron. Hebron means association. Thank you, Sister Connie. Praise God. Hebron means association. Ano kaya ibig sabihin ito? Pag may problema, kailangan na kang mag-ermitanyo? Kailangan kang mag-isolate? Praise God. Kahit walang COVID, meron akong problema, Pastor, kaya hindi mo na ako makita sa simbahan, hindi mo na ako makita sa grupo. Praise God. Nag-self-isolation. Praise God. Maraming salamat, mga kapatid. Maraming na-bless ngayong gabi sa salita ng Panginoon. Maraming nag-praise the Lord. Hallelujah. Yung iba hindi makakomment, mga kapatid. Okay. Nandito pa ba, Sister Marisa? Parang nakatulog na yata, Sister Marisa, mga kapatid. Okay, tingnan natin ang pangatlo, Hebron means association. Itong syudad na ito ay unique. Di ba yung Kadesh, holy place, Shechem, shoulder or diligence. Ang Hebron, kakaiba. Kasi sa Hebrew, ang meaning niya, association. Facing life's upsetting issues is tough. If we are alone in an arduous journey, praise God. Pag ikaw lang mag-isa sa buhay, hindi ko tinutukoy yung mga bating, yung mga single, ha? Hindi ito relationship, mga kapatid. Oh, nakita ko, Sister Marisa, nag-email na dito. Praise God. Hindi ko tinutukoy yung mga langgod. Praise God, yung mga bating. Ang sinabi po dito, mga kapatid, na pag-iisa sa journey ng buhay, ay hindi po patungkol dyan. Sometimes, we face some upset in life. Minsan marami tayong masasalubong, maharap sa buhay, mga kapatid, na maa-upset ka. Lalo na kapag nangako ang iyong employer na next contract ate, taasan namin ng 1,000 Hong Kong dollars ang iyong sahod. Excited ka? Pagdating, mga kapatid, ng pirmahan, sabi niya, I'm sorry, ate. Dahil sa COVID, nawalan kami ng negosyo. Pwede bang bawasan namin ng 500? Di ba ang laking upset mo? Praise God. Grabe yung upset.
O kaya masabi mo, mga kapatid, na ikakasal ka na, tapos nakaready na ang mga damit, napagawa mo na, mga kapatid, ang wedding invitations, tapos mga 1 month before, nalalaman mo na na sumibat ang partner, upset sa buhay. Yan, mga kapatid, mga realidad yan. Okay? Facing life's upsetting issues is tough if we are alone. Mahirap talaga, mga kapatid, kung ikaw mag-isa lang. Association or fellowship with the Lord through His Spirit is vital to endure the painful process. Kailangan meron kang association, meron kang fellowship, mga kapatid. Okay? May ibang meaning, Sister Elma. Praise God, means community or alliance. Kailangan meron kang kasama. Kailangan meron kang kakumbaya. Meron kang kasama. Magsama kayong mga single. Magsama kayong mga ano. Kailangan tulong-tulong, bayanihan. Pero hindi ito literal pala. Praise God, Sister Maria Luz. Ito po ay spiritual. Pakinggang mabuti. Association. Praise God. Or fellowship with the Lord through His Spirit is vital to endure the painful process. He may not be physically beside us. Hindi mo man makita ang Diyos physically, nakasama mo siya sa gilid mo. But His Spirit strengthens and guides us through our immersed communion with Him. Praise God. Through our immersed communion. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Talagang nalubog ka talaga. Kung sa Bisaya pa, nasubsub ka, as in, naduok ka, ilalong sa iyang presensya. Sa kanyang presensya, ikaw po, mga kapatid, ay sumubsub. Praise God, as in, natabunan ka sa kanyang presensya. You are being completely immersed. Communion in Him. Atin pong basahin, mga kapatid, ang Romans, chapter 8, verse 26 to 27. Pakinggang mabuti ang sinabi ni Pablo. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Ang pinag-usapan dito, mga kapatid, infirmities na talaga. Spiritual attack ng kaaway, hindi lang specific sa sakit, hindi lang mental problem, hindi lang, praise God, spiritual problem. Infirmities, I mean, sagol-sagol na, complicated na ang attack ng kaaway. Pero ang Espiritu ay tumutulong sa atin. Ang Espiritu, mga kapatid, ang mag-protect sa atin, yan ang Hebron. Itong tinatawag na, praise God, a communion, mga kapatid, immersed in the communion of the Spirit. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Yan ang kagandahan pag nanalangin ka sa Espiritu. Praying in the Spirit. Nag-speaking in tongues ka, mga kapatid, habang nananalangin. Wala kang alam kung ano yun. But the Spirit, praise God, is making an intercession for the saints. Praise God, hindi lang ikaw, hindi lang pamilya mo, lahat, buong church, ang Espiritu na ang nanalangin, ang Espiritu na, mga kapatid, ang sumisigaw doon sa trono. Praise God, according to the will of God. Kasi alam ng Espiritu, mga kapatid, kung ano ang mind. He that searcheth the heart knows the mind of the Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Ulitin ko. He that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit. Sino man ang makapag-search sa puso? Di ba ang Diyos? Alam niya, mga kapatid, kung ano ang nasa isip ng kanyang Espiritu, kasi siya yan eh. Praise God. Kaya importante na mapuspos tayo sa Holy Ghost. Meron tayong tinatawag na Hebron, association with the Spirit. Meron tayong fellowship with the Spirit of God. Praise God. Napakasarap pa, mga kapatid, na ituloy ito, pero wala na tayong oras. Praise God. So bukas, God willing, sa Oracles of God, ituloy ko ang part 2. Pag-aralan natin ang Bezer. Pag-aralan natin ang Ramot Gilead, pag-aralan natin ang Gulan, ano kaya ang meaning sa tatlong ito? Ano kaya ang application nito? Pag may pagsubok at problema tayo, mga kapatid, mga problema, praise God, na dahil sa aksidente, mga problema dahil, praise God, sa ibang mga tao, hindi mo naman kasalanan, pero ikaw ang nakasalok sa problema, lumapit tayo
Praise God, sa Kidis. Hanapin natin ang holy place. Hanapin natin, praise God, ang presensya niya, mga kapatid. Hanap, puntahan natin ang syudad, mga kapatid, ng Shechem. Hallelujah, magpailalim tayo sa kapamahalaan ng Diyos. Under His shoulder, mga kapatid. At ang Hebron, praise God, ang makipag-fellowship ka palagi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise God. Mga kapatid, hallelujah. Huwag muna kayong umalis. Praise God, hallelujah. Huwag muna kayong umalis. Hallelujah. Dahil atin pong i-play ito, mga kapatid, itong mga papasalamat. Praise God ng ating mga kapatiran. Praise God. At hopefully, mga kapatid, ay ang Panginoon po ang mag-bless sa inyo, sa lahat ng mga nag-super chat, sa lahat ng mga nagpa-member, sa lahat, mga kapatid, na nananalangin, mga kapatid. Itong mga project na ito, parang sideline na lang yan. Hindi yan ang frontline eh. Ang frontline dito, makakain tayo sa mga pagtuturong espiritual. Ma-remind tayo, maturuan tayo, ma-upgrade tayo, mag-level up tayo in knowledge and information sa Word of God. Praise God. At hilingin natin sa Panginoon na lahat ng narinig natin, ma-review nyo, ang Espiritu ang siyang tutulong sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, na mabuting mabuti talaga ang Diyos. At ang proteksyon niya, ang kanyang pabor, hindi lang isang araw, forever, mga kapatid. So run to your refuge. Tumakbo ka doon sa city of refuge na ito. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hindi ko narinig, mga kapatid, ang audio nito. Yun po, mga kapatid, ang simbahan. Praise God. Kita niyo yung bubong, yung mga hollow blocks na yan. Praise God. Yung mga upuan. Praise God. Okay. Oh. Yan. Yung mga upuan na yan. Men's yung mga conference. Plastic na yan. Yung toilet nila na nandun, mga kapatid, sa likod. Yung bubong, yung simento, lahat, hollow block. Worth, mga kapatid, ng 52,000. Okay, pero materials lang yan. Sila na ang nagtatrabaho, mga kapatid. Praise. Sila na yung nagtatrabaho. Okay? Praise God. Pakita ko sa inyo, mga kapatid, ang sunod. Okay. Parang wala pa akong video, mga kapatid, na bago po dito. Okay. So, yun lang po, mga kapatid. Praise God. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At masasabi ko lang, mga kapatid, na thank you so much. Isama niyo ako sa inyong panalangin. Praise God. At kung kayo iaalis sa aking channel ngayon, pwedeng balikan ninyo, mga kapatid. Praise God. Balikan ninyo yung mga naunang na upload ko, kahit mga 5 minutes, kung na-review nyo na yun, mga kapatid. Praise God for viewing purposes, mga kapatid. So, to God be all the glory. Pagpalain po tayong lahat. At nitong buong week, mga kapatid, pag-pray natin na makabalik na tayo sa ating fellowship. Sa dating anyo na sana.
gambay may taglay at sapat na katibayan. Sa tuwing ang bahay niya'y sirain ng bagyo't ulan, unti-unti niyang tinipon ang sapat na kasangkapan upang ito'y handa sa pagawang kanyang napas niya. Maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon upang daling matapos bahay niyang nagninimin. Ito'y kanyang ayusin sa lakas niya talino upang sa pamamagitan niya Diyos ay purihin ang tao. Sana'y Kristiyano ito tulad sa gagamba, may pag-iis at paningin. Huwag nating pabayaan sirain ang diablo ang anyo ng paglilingkod natin. Kung nadaraman wala na ang dating pag-ibig na alam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mong lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin. Ikaw ang Diyos namin, Emmanuel. Emmanuel. Kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tanga. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalulong. Panginoon, Emmanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon. Ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin.
kapiling natin. Di man gabay ka sa lahat ng panahon,